teacher para sa police after 2 years. Welcome to the group of single mom. So, anong gusto mong palabas yan? Police ka ba, kuya? Ganyan ka ba? Hello! Hindi kami hahanap ng ganan in the future. Hindi namin deserve yan. Ma'am Kat, happy Valentine's. I love you ulit. Patuloy at paulit-ulit kitang mamahalin. Ito ang latest update sa nawawalang beauty pageant contestant at guro sa Batangas na si Catherine Camilon, na magpasangga ngayon ay nawawala pa rin. Isang buwan na ang nakakalipas. Nabulgar ang itinatagong lihim ng pangunahing suspect na si Police Major Alan De Castro, at ang nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon na magpasangga ngayon ay pinaghahanap pa rin ng otoridad at wala pang malinaw na balita sa kanyang misteryosong pagkawala. Kamakailan lang ay inamin na umano ni Police Major Alan De Castro na may relasyon sila ni Miss Grand Philippines 2023 candidate at grade 9 teacher na si Catherine Camilon. Si De Castro ang itinuturong prime suspect sa misteryosong pagkawala ng beauty queen na si Miss Camilon. Ginawa ni De Castro ang pag-amin sa harap mismo ng hepe ng PNP at director ng CIDG sa Camp Krami kahapon, November 15, 2023. Ayon sa ulat, minsan na rin umanong inireklamo si De Castro ng pananakit kay Catherine. Sa official residence ng Chief PNP na si General Benjamin Acorda Jr. at CIDG Director Romeo Camarat, iniharap si Major De Castro. Ayon kay Camarat, siya po ay iniharap natin kay Chief PNP kaninang umaga, and he admitted na mayroon silang illicit relationship with Miss Camilon. Ito ang unang pagkakataong may inamin ng suspect. Ayon pa sa ulat, sa 30 minutong pag-uusap nila sa loob ng tinatawag na White House sa Camp Krami, tikom pa rin daw ang bibig ni De Castro tungkol sa pagkawala ni Camilon. Lahat ni Camarat, nung siya ay tanungin natin kung mayroon ba siyang involvement doon sa pagkawala ni Miss Camilon, ang sinabi lang niya kay Chief PNP, he invoked his right to remain silent. Hindi na raw pinilit pa ni na Acorda at Camarat na magsalita ang suspect. Sa ad ni Camarat, nag-sorry siya kay Chief PNP for dragging the PNP organization na nadadamay ang organization. So the Chief PNP naman accepted his apology. This morning, itong si Major Alan De Castro at hinarap natin kay Chief PNP for the Chief PNP to be updated regarding this Camilon case. At yung pag-uusap namin, Major Alan De Castro admitted that he knows the victim. According to him, he had a relationship, shall we say, illicit relationship, dahil nga married man itong si Major Alan De Castro. Ang instruction lang ni Chief PNP sa kanya, dahil nga nag-sorry nga for dragging the name of the organization, sabi ni Chief PNP, it's your personal problem, ginawa mo yan. Hindi naman work-related yan yung pinapal nila. Harapin mo bilang tulad ng isang lalaki, sabi niya. So you prove yourself na whether you are innocent. When we ask him regarding kung mayroon siyang involvement, any involvement regarding doon sa missing or the disappearance of Miss Camilon, they immediately answered to us that he invoked his right to remain silent. So we could not force him to say kung ano man ang nalalaman niya, dahil nga we respect his constitutional rights, that is by invoking his right to remain silent. Another development is that the family of Miss Camilon agreed already to give their DNA samples para i-match natin doon sa mga nakuha natin na ebidensya, forensic evidence, like the hair strands, the blood swab doon sa na-recover natin na sasakyan, which is the CRB. Once na nag-match yung DNA na binigay ng pamilya ni Miss Camilon at saka, we are very certain that the person
na sinabi ng ating mga witnesses na nakita nilang binubuhat from doon sa Nissan Juke na sasakyan to the Honda CR-V na kulay red, we are certain na yung nakita nila is we will be na si Miss Camilon yun. Nasampan na ng reklamong kidnapping at serious illegal detention si De Castro, kanyang driver at bodyguard na si Jeffrey Magpantay at dalawang iba pa kaugnay ng pagkawala ni Camilon. Hamon ngayon sa CIDG ang mahanap si Camilon na lampas isang buwan nang nawawala. Ayon kay Camarat, may marching order ang ating Chief PNP to exert all our efforts to locate Miss Camilon, either dead or alive. Dagdag pa sa ulat, base sa pakikipag-usap ng CIDG Region 4A sa pamilya ni Camilon, na pag-alamang nagsumbong na dati ang biktima hinggil sa pananakit umano sa kanya ni De Castro. May isang pagkakataon din daw na kinausap ni Camilon ang asawa ni De Castro tungkol sa pagkakaroon nito ng karelasyon sa beauty queen. Nakarecover din daw ng 17 hair strands at nakakuha ng 12 swabs ng blood samples sa natagpong sasakyan, kung saan sinasabi ng ilang testigo na nakakitang isinakay si Camilon habang duguan. Sabi ni Police Colonel Jacinto Malinaw, Regional Chief ng CIDJ Region 4A, since the initial evaluation namin in compliance sa Department Circular 20 ay may nakita ng prima facie evidence for the crime of kidnapping and serious illegal detention. So tinanggap naman ng piskalya and the case will undergo a preliminary evaluation. Samantala, ayon sa ulat, nanay ni Catherine Camilon umalma sa akusasyon sa pamilya niya. Bilang tugon sa mga kamakailang akusasyon na kumakalat sa social media, si Rose Manguera Camilon, ang ina ng Miss Grand Philippines 2023 contestant na si Catherine Camilon, ay nag-post sa Facebook para tugunan ang mga aligasyon na sinadyang itinago ng kanyang pamilya ang impormasyon tungkol sa relasyon ng nawawalang beauty queen sa isang may asawang pulis. Mariing itinanggi ni Rose ang mga pahayag at iginiit na hindi pinaalam ng kanyang pamilya sa mga otoridad ang tungkol sa di umano'y pag-iibigan dahil talagang hindi nila ito alam noong panahong iyon, hindi bilang isang pagtatangka na itago ang anumang mga lihim. Ayon sa pahayag ni Rose sa kanyang Facebook post, "Hindi ho namin idininay iyan. Nagtanong kayo kung may alam kami tungkol sa relasyon na iyan. Sumagot kami na wala. Dahil yon talaga. Pero sinabi namin sa inyo na nalaman namin iyan noon na lamang siya hinahanap na namin. Yan ang totoo." Ani Rose Manguera Camilon, ang ina ng nawawalang beauty queen na si Miss Catherine Camilon. Sa pagpapatuloy nga po ng mga nakuha nating mga statements sa laysay ng mula sa pamilya, mula sa kaibigan, ano po, at na nagpatunay po na sila ay merong relasyon po at sinasabi natin sila po ay magnovyo, novyo po. Dito na po no, sa patuloy nga nating investigation, lumalabas po at nakukuha na natin ang mga iba pang impormasyon at patuloy naman nga po ipapasama na tigilimbang natin. Na kung kaya't din po no, nito nga lang kung Lunes ay tayo ay nakapagsampa na nga po ng kaso. Particular at laban dito sa isang ako nating kasamahan at kabarong pulis na si Major De Castro at ang mga at isa pa pong na-identify na suspect po at dalawang dandos. Hanggang sa ngayon po ma'am ay patuloy po natin sinasalisik ang kinaroroonan nitong sinasabing na pong bodyguard driver na identify po at yung ating nagyong suspect patungkol sa sasakyan ko at itong dalawang brando. Malalim po ang aming research dito kay Catherine, baka merong pa siyang ibang nakagalit. But so far, ma'am, ang pinakamalapit lang po based on our initial assessment ay itong kay Major Alan De Castro, kasi ito rin po ang kanyang paalam in the course na conversation ni Catherine at kaibigan niyang kapwa beauty queen beauty pageant contestant ay makikita sila noong October 12 na despite na naiinis siya. And it was supported by other conversations yun na nabanggit ko kanina na minsan nasaktan at gusto nang humiwalay din ni Catherine dito sa naturang opisyal. Matangos ilong ni ma'am
silin nga natin kung totoo. Wow, tangas nga! Ganda! Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po!